Matinding pagbabudget ang dapat nating paghandaan ngayon. Ito'y dahil sa nakaambang na pagtaas naman sa presyo ng ilang food and non-food items. Pagtitiyak naman ng Department of Trade and Industry, babalansihing mabuti ang interes ng manufacturers at mga mamimili sa hirit na price hike. Ang sentro ng balita mula kay Clayzel Pardilia. Clayzel. Aljo, panibagong taas presyo ang posibleng maramdaman ng ating mga consumer sa mga binibiling pangunahing produkto. Kasunod ito ng hiling na aumento ng ilang manufacturers, naglalaro sa piso hanggang 5 pesos ang hirit na dagdag presyo sa mga produkto kabilang ng tinapay, sardinas, delatang karne, detergent at personal care gaya ng sabon. Ayon sa paliwanag na natanggap ng Department of Trade and Industry, bunsod ito ng mataas na raw materials at distribution cost. Merong 1-5%, 6-10%, merong as high as 20% na request. Pero kaya nga natin to inaaral para masigurado natin kung hanggang magkano lang natin pwede itaas. Kasi we limit talaga the increases to at least 10%. Pangako ng DTI, babalansing maigi ang interes sa mga manufacturer at consumer. Ikukonsidera rin ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nararamdaman ngayon. Hindi tayo basta makapag-allow ng increase because of what's happening nga, na alam nating mataas na lahat ng presyo halos ng mga ibang commodities pa. So ayaw na sana nating dumagdag sa problema. But of course, we understand rin yung sitwasyon naman ng manufacturers, kaya todong balanse. Sa ngayon ay todo tipid ang ilang consumer, patingi-tingi muna yung kanilang binibiling produkto at imbes na malalaking size ay maliliit na lamang yung kanilang pinipili. Ngayong araw naman, Aljo ay nakatakdang makipagpulong ang Department of Agriculture sa Sugar Regulatory Administration upang pag-usapan ang rekomendasyon na ibenta sa mga kadiwa store ang mga nasabat na 80,000 bags ng asukal na sinasabing ibebenta sa murang halaga. Ayon sa ilang mamimili dito sa Visayas Market, sana raw ay ibenta sa dating presyo na 50 hanggang 56 pesos kada kilo para makatipid naman. Inihayag naman ng SRA na hindi ito makakaapekto sa mga magsasaka dahil kaunti lamang yung volume na kaya lamang i-produce ng isang maliit na sugar plant. Sa ngayon ay pinaplano ng SRA ang panibagong sugar importation plan na layong pababain pa ang presyo ng asukal sa merkado at magkaroon ng katiyakan ng supply. Aljo, inaaral mabuti ng SRA yung volume na kailangan para magkaroon ng magandang supply o buffer stock ng asukal ng Pilipinas at yung timing sa pagdating ng asukal para hindi maapektuhan yung gumugulong na harvest season ng mga magsasaka ng asukal. Yan ang munang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aljo. Maraming salamat, Clayzel Pardilia.